Don't save what is left after spending, but spend what is left after savings. Ibig sabihin gawin mong priority ang pag-iipon. At ngayon gusto kong pag-usapan natin ang 4 principles kung paano ka makakaipon ng maraming pera taon-taon. Bago tayo magpatuloy sa unang principle, huwag mong kalimutang i-subscribe ang aming YouTube channel para hindi mo ma-miss ang aming bagong video every week. Principle number 1. Dapat meron kang financial awareness. One of the reasons kung bakit hindi tayo interesado or motivated na mag-ipon ng pera is because of our lack of financial awareness. Yung gastos ka na lang ng gastos pero hindi mo na namamalayan kung saan ba napupunta ang iyong pera, or worse, lahat napupunta sa expenses at walang napupunta sa savings account. Halos lahat tayo nakakaranas na ng ganitong klase ng experience. Sa panahon kasi natin ngayon, sobrang divided na ng ating atensyon. Kaya napaka-importanteng maglaan ka ng time para mag-isip at magplano tungkol sa iyong finances. Sa mundo ng finance, merong tinatawag na cash flow. Ang cash flow ay movement ng iyong pera palabas o papasok sa iyong bulsa. Halimbawa na lang, meron kang 4,000 pesos na cash, tapos binili mo ito ng bagong sapatos. Sa desisyon mo na yun, ang takbo ng iyong pera o cash flow is palabas ng iyong bursa. Ito yung tinatawag na liability. Pero kung ginamit mo naman ang 4,000 pesos para magsimula ng maliit na negosyo at nagbibigay ito sa iyo ng income every month, yun naman ang pera o cash flow na papasok sa iyong bursa. Tinatawag naman itong asset. At para mapabisa natin ang pagbibigay awareness kung saan ba dumadaloy ang ating pera, isa lang ang recommendation ko. Gusto ko na isulat mo sa papel kung magkano ang iyong total income, total expenses, at total savings. Isulat mo ito every time na makakatanggap ka ng sweldo. Mas mabuti na rin na gumamit ka na lang ng mobile app. Napaka-importanteng magkaroon ng awareness pagdating sa ating pera, dahil dito mo makikita ang mga unnecessary expenses na hindi mo namamalayang sumisira ng iyong budget. Isang magandang benefit din ng ating principle number 1 is ang pagiging disiplinado. Dahil pag meron kang disiplina sa pera, walang duda makakaipon ka talaga ng malaki. Principle number 2. Dapat marunong kang mag-manage ng pera. Ang pera is one form of power. Kung hindi mo ito na-manage, hindi mo rin ito makokontrol. Kaya dapat meron kang solid na money managing skills. Ang totoong dahilan kung bakit kailangan mong ma-develop ang skills tungkol sa pag-manage ng pera, dahil ito yung proteksyon sa iniipon mo. Talagang useless ang idea ng pag-iipon kung hindi ka naman marunong mag-manage. So paano nga ba ito ginagawa? Marahil ang narinig mo na ang 50-30-20 rule. Pinasikat ang konsepto na ito ng isang senator ng United States na si Elizabeth Warren sa kanyang libro na All Your Worth. Ito ang sinabi niya, 50% ng natatanggap mo na income ay dapat mapupunta sa iyong needs, 30% ay mapupunta sa iyong wants, at 20% ay mapupunta sa savings account mo. Kung i-a-apply natin ang paraan ito sa typical na Filipino employee, nakakatulong ba ito? Gawin natin halimbawa ang isang employee na may daily rate na 500 pesos. Makakatanggap siya ng 15,000 pesos income every month. 50% or 7,500 pesos ay mapupunta sa kanyang needs. Halimbawa ng ating needs ay yung pagkain, tubig, edukasyon at kalusugan. Ito yung importante at hindi nawawala na expenses. 30% or 4,500 pesos ay mapupunta sa kanyang wants. Halimbawa ng wants natin ay yung mga bags, sapatos, gadgets at iba pang mga material na bagay. Ito yung expenses na kaya mong ma-adjust dahil optional lang naman sila. At 20% or 3,000 pesos ay mapupunta sa kanyang savings account. Pag ginawa ito ng ating typical employee sa loob ng isang taon, meron na siyang 36,000 pesos. Sa loob ng 10 years, meron na siyang 360,000 pesos sa kanyang savings account. Pero aside sa wants, needs, at savings account mo, maglaan ka rin ng small percentage ng iyong income para sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. 5% lang, okay na. Tatawagin natin ang account na to na play account.
Ang account nito ay pwede mong gamitin sa panonood ng sine, pagkain sa paborito mong restaurant, pagpunta sa mga cafe, at iba pang mga bagay na nagbibigay saya sa iyo. Ang tunay kasi na rason kung bakit tayo maglalaan ng pera para sa ating mga luho dahil ginagawa nitong maging balanse ang ating pag-iipon at paggastos. Yung point na nabibili at nagagawa mo pa rin ng mga bagay na gusto mo habang may savings ka. Principle number 3. Huwag mong piliin ang utang na magpapahirap sa'yo. Karamihan sa atin ang pangungutang ay isa sa mga rason kung bakit mabagal ang takbo ng ating pag-iipon. Gusto na sana mag-ipon pero hindi nagagawa kasi napupunta lang ang pera sa mga bayarin. Sasabihin ko ulit, kung hindi ka marunong mag-manage ng pera, hindi mo rin ito makukontrol. Dahil sa oras na may utang ka, hindi na ikaw ang nagkukontrol ng iyong income. Pero kung may utang ka ngayon, huwag kang ma-discourage. Hindi ka naman ibig sabihin na huwag kang mangutang. Gusto ko lang malaman mo na mayroon talagang klase ng utang na ginagawa kang mahirap. Sa totoo lang, kahit mga successful business owner ay nangungutang din. Pero ang main purpose kung bakit nila ito ginagawa ay para mas lalo pa nilang napapalago ang kanilang mga negosyo. In short, ginagawa nilang advantage ang pangungutang. Kaya kung seryoso ka na mapapalaki at mapapabilis ang iyong pag-iipon, huwag mong piliin ang klase ng utang na magpapahirap sa iyo. Principle number 4. Humanap ka ng paraan para ma-increase ang iyong income. Naranasan mo na bang hanggang tingin ka na lang sa mga bagay na gusto mo? Bakit hindi mo sila nabibili? Dahil ba mahal o hindi lang sapat ang iyong income? Alam natin na mayroong mga tao na sobrang laki ng income pero ang problema ay ang disiplina sa paggastos. Pero mayroon ding mga tao na maliit lang ang gastos pero ginakapos talaga sa income. Kaya kahit gaano pakaliit ang iyong gastusin, kung maliit lang din ang iyong income, talagang mahihirapan kang makapag-ipon ng malaki. At walang ibang solusyon sa ganitong klase ng problema kundi i-increase mo ang iyong income. Kung gusto mong malaman kung paano ma-i-increase ang iyong income, sobrang dami na ng options ngayon. Gaya na lang ng pagiging online seller, affiliate marketer, insurance agent, freelancer, at iba pa. Pero paano ba nakakatulong ang principle number 4 para mapabilis ang ating pag-iipon? Gawin na lang natin halimbawa ang dalawang employee na si Mark at Andy. Nagtatrabaho sila sa parehong kumpanya. Pareho ang natatanggap nilang sahod, halos hindi sila gumagastos, at pareho din silang nag-iipon. Si Mark ay naglalaro lang pagkatapos ng trabaho, habang si Andy ay nag-aaral naman kung paano magsimula ng negosyo. After 6 months, nagsimula nang magtayo si Andy ng kanyang maliit na negosyo habang ganun pa rin ang habit ni Mark. Pagkatapos ng isang taon, doble ang naipon na pera ni Andy kumpara kay Mark. At lumipas ang 5 taon, nagtatrabaho pa rin si Mark habang si Andy ay kumikita na ng 5 times income galing sa kanyang negosyo. Kaya sobrang importante na meron kang kaalaman kung paano ma-i-increase ang iyong income. Dahil pag malaki na ang iyong income, malaki din ang chance ang makapag-ipon ka ng maraming pera sa loob lamang ng maikling panahon. Sa ating 4 na principles, ayon sa mga ito ang ina-apply mo na? Ito ba ang financial awareness dahil meron kang tracker sa lahat ng iyong income, expenses, at savings? Pagmamanage ng pera dahil pinaghahati-hati mo ito pag meron kang income? Pagpili ng magandang utang dahil meron kang negosyo na gamit mo ay pera ng mga investor? O pag-increase ng income dahil kumikita ka na ng malaking pera outside your current job? I-comment mo lang ang iyong sagot. Kung nabigyan ka ng magandang aral sa ating video ngayon, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-comment ng iyong mga natutunan.